Magbibigay po tayo ng update dito sa alaga natin itik. Pero bago po ang lahat ay samahan niyo po muna ako mag intro! Kumusta po ang bawat isa sa atin? Nawa bawat isa po sa atin ngayon ay healthy at wala pong nararamdamang sakit. Sobrang mahirap po ngayon ang magkasakit at kung mapapansin nga po nila, medyo paos pa po ang boses ko dahil dumaan po tayo sa pagkakaroon ng ubo at sipon. Ayun. Shout out nga pala kay Sir Raymond Hornada na humihingi po ng update dito sa alaga nating itik kung kumusta na daw po ba ang egg production ng ating mga alaga. At shout out din kay Sir Civiliano Tolentino na nagtanong po sa atin at in-endorse ko po siya sa isa nating kakilala. Nawa, nasagot po lahat ni Sir Nathan De La Cruz ang iyong mga katanungan. Salamat po Sir Nathan De La Cruz sa pag-entertain sa aking isang viewers. Huwag ko po sagutin ang katanungan ni Sir Raymond Hornada kung kumusta na po ang introduction ng ating mga alagang itik ay nais ko pong ibahagi na malaking tulong po talaga ang pag-provide ng tamang painuman para sa mga alaga nating itik dahil ang laki po ng itinaas po ng egg production ng ating mga alaga. Pero, meron din po kaming in order na gamot pampa egg booster sa lumaki po yung itlog nila. Ito po yung in order namin online sa Lazada or Shopee, makikita nyo po ito. Pero ang paggamit po ng ganitong gamot ay egg booster ay hindi po pwedeng everyday magpapainom ka po sa kanila. Paano ang tamang paggamit ng egg booster para sa mga alaga nating itik? So, ang tamang paggamit po ng egg booster para sa ating mga alagang itik ay morning po siya pinapainom. Isang oras po after ng 1 hour ay kailangan mo na siyang i-drain, papalitan mo na yung tubig nila. So, yung paglagay po ng tubig dun sa painuman ng alaga nating itik ay yung sapat lang na tubig para sa isang oras silang iinumin. So, paano po yung paggamit nito? Ito po ba ay inilalagay araw-araw? Ito po ba'y ginagamit every other day? Depende po sa naka-indicate dun sa nabili nyong egg booster. Kumbaga, itong nabili namin isang beses sa isang linggo ka magpapainom ng gamot na ito, vitamins, para sa paglaki ng itlog nila at para mas gumanda ang egg production nila. So kapag kapag nasobrahan ang pagpapainom ng egg booster sa ating mga alagang itik ay maaari pong ikasira ng mga alaga natin. So yung kapag halimbawa ang pagpapainom mo ay from 7 a.m. to 7 8, 9, 10. Kapag umabot siya ng 4 na oras, mali po yun. Kailangan isang oras lang, isang beses sa isang linggo. At ang epekto nito kapag na-overdose ang itik sa ginagamit natin egg booster ay nanghihina at nalulubaybay po ang itik.
ilang beses na po namin nagamit yung nabili nating gamot. So, twice na po kaming nagpainom ng gamot na ito. At so far po, maganda po yung resulta sa ating mga alagang itik. Ang itlog nila ay umangat mula nung tayo ay nagpainom ng egg booster at lumaki din po yung egg nila, lumaki siya. Ito po yung wag na wag po ninyong gagawin. Yung ang painuman ninyo ng tubig ay nakalagay sa batya at inililigo ng itik. Na magmimix po kayo ng egg booster para lumaki at tumami ang itlog nila. Maling mali po yun. Dahil ang egg booster po kapag naihalo sa tubig at nailigo ng ating alagang itik ay malagkit po yun sa kanilang balahibo. Ang magiging resulta po nun ay malalagas po yung balahibo nila. Kaya nung kami po ay nagpapainom ng tubig sa batya at inililigo nga ng ating alaga, ay hindi po talaga kami gumamit ng egg booster. Hinintay po namin na ma-fully finish namin ang setup ng ating tubigan ng alagang itik bago po kami nag-decide na magpainom ng egg booster sa ating mga alagang itik. Kaya wag na wag po ninyong gagawin ang ganon na sa batya po ninyo ilalagay yung tubig nila at sa haluan ng egg booster kasi hindi po siya magiging maganda sa balahibo ng ating itik kung ito ay maipapaligo nila. Kaya mag-set up po ng tamang tubigan at saka po tayo maglagay ng inuming egg booster kung gusto po nating dumami ang itlog nila. At isa pa po na ano na may papayo ko ay ang paggamit po ng egg booster ay huwag pong abusuhin dahil kapag po naabuso natin ang paggamit ng egg booster sa ating mga alagang itik ay makikita nyo po sa isa kong short video dyan kung ano yung magiging outcome sa alaga ng itik, sa alaga nating itik. So, kapag nangitlog po sila ng malaki kasi kapag gumagamit tayo ng egg booster, ang alaga nating itik ay mangingitlog po talaga sila ng malaki. So, kapag nangitlog sila ng malaki, lumalabas po yung pala-itlogan nila. Kapag na-overuse po natin ang paggamit ng egg booster, maawa po kayo sa mga alaga nating itik. Ayun. Hindi pwedeng natutuwa ako, maglalagay ako ng marami sa tubig nila para mas lumaki, mas dumami. At the end po, kapag ganun po yung ginawa ninyo sa mga alaga ninyong itik ay andun din po yung pagsisisi kapag nagkaroon na po ng problema sa ating alagang itik. Kaya sa paggamit po ng egg booster, kailangan maging aware ka, sundin mo ang kung ano yung nahalagay na ano na tamang sukat, saktong araw ng pagpapainom, hindi lang yung sa natutuwa ko dahil lalong iitlog ng marami ang alaga kong itik. Huwag pong ganon. Sundin po natin yung tamang paggamit ng egg booster para mas lalo pa tayong magkaroon ng blessings mula sa mga alaga nating itik. Kung inaalagaan natin sila ng maayos, mas mahaba din po yung i-produce nila na magiging benepisyo natin galing sa kanila. Ayun. At kay Sir Raymond Hornada na nagtatanong kung kumusta ng egg production ng ating alagang itik ay sa ngayon po, Sir, September 1, 2021, ang itlog po ng ating alagang itik ay umaabot na po siya ng 700 plus. So, nasa 70% na po yung itlog ng ating mga alagang itik. So, kung makikita po ninyo dito sa aking background, hindi na sila katulad ng dati na talagang naghahabulan dahil siguro iniinda pa nila yung ano yung
pagpapalit nila ng balahibo. Pero mostly po dito ngayon nakapagpalit balahibo na po sila. At nagkakaroon na po ng egg increase. Thank you for watching! Sana may natutunan po muli tayo sa vlog na ito. Bye!